guys! Welcome back to my YouTube channel. On today's vlog, ito po ang topic natin. The following steps to follow for international flight. So, this is an step-by-step guide for you. So, kung ikaw po ay wala pang experience, ikaw ay first time traveler, natatakot ka, you don't know what you are going to do. Sa may mga connecting flight po na hindi alam ang mga gagawin nila, guys, relax po because I made this video for you. So, ang dami din pong nagre-request sa akin kasi guys, I am not just a visa consultant, isa rin po akong experienced traveler and I am happy to share this to you para maiwasan po natin ma-offload. Umpisa na natin guys ha. The first one that you should do is to check your documents at home. So, sa bahay pa lang guys, 3 days before your flight, please check your documents kung kompleto ba. Ayan, and pakilagay na po yan sa isang envelope. So, guys, i-check po if yung affidavit support and guarantee na nandyan ba, if na-print nyo ba yung invitation letter, if meron na ba kayo mga marriage certificate, birth certificate po, kasi those documents are mandatory lalo na kapag sponsored travel. Syempre guys, yung mga documents nyo is magdidepende po kung ano yung type of visa and purpose po ninyo. So, I have this video guys to guide you also what are those immigration requirements according to visa type po. Tips for you guys, huwag nyo pong paghahaluin ang mga original documents po ninyo sa mga photocopy. Kasi ang immigration officer guys, they would always love to see original copy of documents. Dapat din guys, naka-organize ang inyong mga documents. Kasi alam nyo guys, isa rin sa mga reason kung bakit may mga na-offload na traveler is because they are not organized. Kapag hiningi na ang immigration ng isang documents, they don't know where to find it. Hindi na nila alam kung saan na nila nilagay. So it takes time for them to find it until si immigration officer na bad mood na siya, nairita na siya, kakaantay sa iyo to present this documents. At the end guys, ayan, in-offload ka na lang kasi nakitaan ka na guys ng red flag. So check your documents at home. And the next step that you should do is to download EagoPH at Play Store. Guys, ang EagoPH po, kailangan natin itong i-download kasi dito guys sa EagoPH, magre-register po tayo dito ng ating flight. So, mandatory po to guys. Filipino ka man or foreigner ka man, basta po lalabas ng bansa or meron kang international flight, you need to register e-travel 72 hours before your flight. So, pwede nyo pong gawin sa bahay, pwede din po sa airport. But I would recommend guys to do this at home. Kasi kung mag-aantay pa kayo na gagawin nyo to sa NAIA, you don't know guys if sa NAIA mabilis ang internet. And kailangan nyo po makapag-generate ng QR code para po malaman natin if we successfully registered our travel po. Because guys, without registration sa e-travel, hindi po tayo papaalisin ng immigration. The third step that you should do is to go early and the airport. Bakit guys? Kasi marami ka pang gagawin. At isa na po ito, sa mga gagawin mo, magbabayad ka po ng travel tax. So, before going to check-in, please pay your travel tax. At nakikita nyo guys sa picture, ang dami pong pila. Yes, guys. And take note, dito po sa pagbabayad ng travel tax, ang gusto po nila is exact amount. Ayaw po nila guys magsukli. Ako, naranasan ko pa guys, nagpabariya pa po ako kasi buo ang pera ko and they don't want it. Baon po tayo ng pambayad po natin sa travel tax. Exact amount po. And ito po yung Philippine travel tax rate. Hahanapin nyo guys ano ba yung travel tax na kailangan nyong bayaran. Makikita nyo to guys sa inyong flight ticket.
Ayan, so for example, if you are an economy passenger, then you need to pay 1,620 pesos. If you are nakaluwag-luwag, ayan, yayamanin, naka first class, so you need to pay 2,700 pesos. And if you are an OFW, kapag first class, 400 pesos, economy, 300 pesos. And the next one that you should do after you pay your tax is to proceed to check-in. Guys, you need to find your airline. So, sa mga monitor, guys, makikita nyo naman doon yung flight number po ninyo. And may mga nag-a-announce naman yan, guys. So, makikita nyo, guys, dito yung travel tax. Ayan, katabi lang siya ng check-in. But first, before check-in, pay your travel tax. Kasi, guys, ang check-in, napakahaba po ng pila. And if you go here without paying your travel tax, hindi ka po ipapag-check-in. Dito po sa check-in, dito po natin tinideposit yung ating mga luggage. Kasi mga luggage natin, hindi natin yan pwedeng bit-bitin sa loob ng aeroplano. So, iiwan natin siyaan dito sa counter. At ang dadalhin lang po natin is yung ating mga hand carry. And dito din po sa check-in, guys, dito din po natin makukuha ang ating boarding pass na gagamitin po natin para po sa pagsakay ng aeroplano. Agahan nyo po pumunta ng airport kasi sa check-in pa lang po, marami nang naiiwan ng aeroplano lalo na kapag mabagal po ang counter. Proceed po tayo sa immigration, guys. Ito na yung kinakatatakutan po ng lahat. Pumila po sa immigration at ma-interrogate po tayo ng immigration officer. But guys, I have a lot of videos na po about immigration. I also shared some tips and what are those documents that you should prepare or you should present to the immigration officer. Watch all of them in my YouTube channel po. Ilabas na po natin yung folder natin na may laman pong document. Success po tayo sa immigration. So, nagkaroon po tayo ng stamp. Hindi tayo dumaan ng mga second inspection. Sigurado na talaga na makakaalis kayo once you've done this process successfully. And after nito, guys, dadaan po kayo sa airport security. Kung saan po, ini-screen po yung mga hand carry natin. And meron din po akong vlog about this, guys, kung ano po yung mga nilang po natin dalhin as hand carry luggage. And ano po yung mga dapat natin gawin once we are in this process na po. So, dito sa airport security, and guys, so, kukuha kayo ng tray like dito sa picture, and then lalagay nyo po dyan yung inyong mga belongings like bags, cell phone, and dito guys sa airport security, kung may mga dala kayong liquid, more than 100 liter, hindi po yan guys allowed, you need to throw them away. And after po ma-scan yung ating mga gamit, syempre tayo din po as a passenger, we need to undergo body scanner. Kasi mamaya guys, may mga sinuksok ko dyan ng mga patalim, ng mga bomba, ayan, bomba talaga, nuclear bomb, or baka naman merong kambaril, or kung ano yung mga nandyan na mga illegal equipment sa body mo. And after you've done body scanner, guys, wala po tayong naging problema, check your boarding pass. So, dapat, guys, mahanap nyo po itong gate. For this is an example of boarding pass na binibigay po sa atin sa check-in. Hahanapin nyo, guys, dito sa gate. So, ang nakalagay po dito is R01. So, ito na yung susunod nyong gagawin. Hahanapin nyo po ito. Magigate hunting po kayo. Please, guys, this is one mistake kung bakit maraming naiiwan ng aeroplano. Mas inuuna po nilang kumain muna sa restaurant or bumili ng mga pasalubong po sa mga store dyan sa airport before they search for their gate. Anong nangyayari guys? Running of time na, they don't know yet their gate, naiwan sila ng aeroplano. So, hanapin po muna natin yung ating gate bago po tayo kumain at magchikahan po or bago po tayo mag-window shopping. Kasi guys, sa airport, maraming store din siyaan na talagang
Ayan, malilibang ka guys. So, makikita nyo ganito po ang airport. So, may mga nakalagay po na gates and may mga number din po. So, ito number D64287. So, meaning guys, hindi nyo po ito gate. Hanggang hindi nyo po na nakikita yung number na nakalagay po sa inyong boarding pass, like hindi nyo pa po ito nakita na 01, huwag po kayong titigil guys sa paghahanap. So, dapat mahanap nyo po yung tamang gate ninyo. Kapag nahanap na po natin yung gate natin, guys, proceed po tayo sa boarding. Pasakay na po ng eroplano. And for example, guys, nahanap na po natin yung gate natin. So, pwede po tayong umupo po muna or magantay po sa waiting area. Guys, ang bawat airlines po, meron pong waiting area. And sa boarding pass po natin, guys, meron po itong mga zone. So, meron po dyan zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. And kapag ito guys, si stewardess, nag-announce po siya na passenger for zone 3, please form in line kasi kayo na po ang susunod na sasakay. Kapag zone 3 po ang nakalagay din sa inyong boarding pass, so pipila ka na po guys dyan. So, bakit guys, meron pong zone ang mga boarding pass natin? Nilalagay nila to guys para po organize ang pagsakay ng passenger. Kasi, syempre, meron tayong mga mabibigat na bag na dala-dala. And kung halo-halo po ang pagpapasok ng airlines ng passenger, guys, chaos po ang mangyayari sa loob ng plane. Sasakay na po kayo guys ng eroplano, hanapin nyo na po yung iyong seat number. Yung seat number nyo guys, dito nyo po makikita. Ayan, seat 23G. So, ang upuan po kasi guys ng eroplano, meron po yan number. So, hanapin nyo po itong 23G. At huwag po kayong uupo kahit saan-saan na number. Kasi bawat upuan po, meron po yan pasahero. Papaalisin po kayo dyan. Kapag bigla lang kayo umupo, na hindi nyo naman po yan number. And departure na po tayo. Malapit ka na po sa inyong destination country. So, nasa himpapawid na po si Qatar Airways. So, para po sa may mga connecting flight or yung may mga tinatawag po na stopover or layover. So, yung mga hindi po direct flight, guys, so, kailangan po nilang lumipat ng eroplano. For example, ako, dati nagbibiyahe po ako from the Philippines, mag-stopover po ako sa Qatar. And then, from Qatar po, sasakay po ako ng another plane going to Germany. Ganun po ang sinasabing connecting flight. Maraming nagtatanong, paano daw ba yung bagahe? Kukunin pa ba yung bagahe at magpo-proceed ba sa immigration ulit kapag connecting flight? Ang sagot guys, hindi po. Please, wag po kayong magpipilit kunin ang bagahe ninyo, guys. Kasi, automatic po yan kapag connecting flight, airlines na po ang nagtatransfer ng bagahe po ninyo. So, kukunin nyo na po ang bagahe ninyo dun po sa destination country po ninyo. Pag sa pagbaba nyo po, guys, ng aeroplano, tumingin po kayo sa mga signs. Sa mga signage, guys, or sa may mga gantong sign. Makikita nyo, guys, arrival and connections. So, kayo po ay connecting flight or magsasakay pa po kayo ng ibang eroplano, follow po the arrow, connections. Ayan. So, ibig sabihin guys, turn left ka. Sometimes, ganito po ang mga signs sa eroplano. Makikita nyo guys, arrival transfer. So, kayo guys, maglilipat kayo ng eroplano. So, dito po kayo sa transfer. And sometimes guys, ganito po ang isa pang signage. Arrival, baggage claim para po sa mga walang connecting flight. Ito guys, direct flight sila. At kung ikaw ay connecting flight, flight connection. So, follow the arrow kung saan ka po pupunta, kung kailangan mo magtaas, or kailangan mong lumiko sa kanan, or lumiko sa kaliwa. Or, pwede pong ganito, transfer, transits,
connecting flight. So, ganyan po ang mga signs sa mga airport po. Ang susunod po niya, and guys, is ready yourself for airport security checking. So, connecting flight, hindi na kayo dadaan ng immigration, but dadaan po kayo sa airport security checking. So, dito guys, iti-check po ulit ang hand carry ninyo and magpo-proceed po ulit kayo sa body scanning. Security po yun ang bansa nila and we need to respect po kasi bawat airport guys, talagang mahigpit po ang security. And after you have done your security airport checking, wala naging problema, wala naman nahanap sa mga katawan ninyo, legal naman guys yung mga bit-bit po ninyo, check your boarding pass again. And ganito guys ah, yung ibang boarding pass po, ayan, kapag connecting flight, wala pa po siyang gate na nakalagay. Bakit guys? Kasi kailangan nyo po yan hanapin mismo doon po sa connecting airport po ninyo. So, makikita nyo guys, for example, ito, connecting flight po to, wala pa po siyang gate. And yung ibang pasahero, kinakabahan, bakit wala pa akong gate, ate? Ayan, baka naiwan ako ng aeroplano. Guys, relax po. Ang gagawin po natin, guys, dito po natin hahanapin yung ating gate. Destination country, saan kayo pupunta, ano po yung flight po ninyo, so check your boarding pass, so ano ba yung flight natin, so for example dito, ayan, flight QR17, ayan, so dapat iyan, makikita nyo po yan dito sa flight, dito guys, for example, nandito yung gate nyo. Marami po kayong makikitang gantong monitor sa mga international airport. Dito nyo po yan hahanapin. So, paki-check lang po ang inyong mga flight ticket. And kapag nahanap nyo na po guys ang inyong boarding gates, the same guys, hahanapin nyo po and follow the arrow again. Hanggang hindi nyo ulit nakikita yung number kung saan kayo guys pupunta, please don't stop, keep on searching. And kapag nahanap nyo guys, ganito po yung itsura guys ng mga waiting area, lapit na pong umalis. Magtatawag po ulit yung stewardess. Zone 3 passenger, please form in line. Business class passenger, please form in line, ready for boarding. Ganyan po ang mga announcement ng stewardess. So, ikaw po, be attentive. Pila ka na po dito. Kung ang nakalagay po sa boarding pass mo, guys, is zone 3 ka, please, kapag ang tinawag is zone 2, wag kang pipila. Parang awa mo na, guys. Ayan, kasi yung iba, guys, excited. Kahit hindi pa naman yung zone nila ang tinatawag, zone 1 pa lang, ay aba, nakapila na, guys. Diyos ko, marami po akong nakikita na ganyan po sa airport. And after this, ganyan na po, boarding na. Ayan, sakay na po ng aeroplano. And the same process guys, hahanapin po natin yung ating seat number doon. Hindi po tayo pwedeng umupo kahit saan-saan po. Kasi sabi ko nga, bawat passenger may sarili po silang seat number. And ready for departure. And ito na po, ready na po bumaba ng aeroplano. So makikita nyo guys, sa picture po, they are also forming in line. Please check your belongings po. Ayan, baka may maiwan po kayo dyan yung mga hand carry po natin, mga documents natin. So, mostly ang naiiwan po sa aeroplano is cell phone or smartphone po. And after po natin makababa ng aeroplano, ang next po natin is to proceed to the immigration for stamping. Na okay ka na guys. Clear ka na. So, wag po tayo ditong kakabahan sa immigration po ng ibang bansa. And pagkatapos po ng immigration, i-claim na po natin yung ating bagahe. So, makikita nyo guys, ito po ang example ng baggage claim. And may mga, ano naman po yan guys, may mga sign naman. So, hindi po nakakalito kung saan po natin nahanapin yung ating mga bagahe. And dito guys, sa monitor po nito, mostly ang nakalagay po dito yung flight number po ninyo and yung arrival time. So, for example, guys, if yung aeroplano nyo po
is Qatar Airways. And ang nakalagay po dito sa monitor is Southwest Airlines. So, huwag ka dyan guys pipila kasi wala dyan ang maleta mo. And after po natin makuha yung ating mga gamit, mga bagahe, punta na po tayo guys dito sa exit. Itong exit na to guys, parehas po yan ng arrival. So dito naman sa arrival guys, ayan, dyan na ang antayan or waiting time ng mga susundo po sa atin. So, sa wakas, mahag na po natin sa BF, si GF, si fiancé, si spouse, or kung sino pa pong relatives na susundo po sa atin, guys. And at last, successful po yung ating travel. That is for today's vlog. And kung meron pa po kayong katanungan, so you can email me po, hlbvisaconsultancy@yahoo.com. Or follow my Facebook page, HLB Visa Agency po. So, dito ko po sasagutin yung mga inquiries po ninyo or you can type your inquiries po sa comment section ng video po na to guys. And kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe po kayo para ma-notify kayo if I have new videos about immigration, visa application, and so much more po. So, I have covered a lot of videos na po about traveling. And if you need further assistance po sa pag-apply nyo po ng visa, you don't know what you're going to do, so please email me guys. And dun po natin yan guys, pag-usapan. And thank you for watching. So, see you in my next vlog.